Welcome back to my YouTube channel, Rowena Trahe. Thank you so much to always supporting my YouTube channel. If you are new to my channel, can you please like, subscribe, and press the bell so that you can notify if I have new upload videos. So guys, be with me till the end of my video. Dahil po, ang i-share ko po sa inyo for today is about Word of God. He looks at your heart. God looks at your hearts. It doesn't matter how other people see you. They may find you important or not. But what matters most is kung ano ka sa paningin ng ating Diyos. You are loved, valued, and chosen by our God. Ganyan tayo, ganyan ang tingin sa atin ng ating Panginoon. Na kahit like David, just like David, to continue to be faithful to our God and all out to the current task assigned to you, and let God promote, vindicate you at the right time, because God looks at our heart. Ganyan tayo tinitingnan ng ating Diyos, na we are loved, valued, and chosen by our God. Sinabi ng ating Panginoon sa 1 Samuel 16 verse 7, "The Lord does not look at the things people look at the outward appearance, but the Lord looks at the heart." So ganyan tumitingin ang ating Panginoon. Hindi siya tumitingin sa mga panlabas nating kaanyuan, kundi ang ating Diyos ay tumitingin kung ano ang nilalaman ng ating mga puso. So you may be the less and the last option for others, but not for God. So, kung sa ibang tao, ikaw na yung pinaka-last option, pero sa ating Diyos, ikaw yung number one sa paningin niya. So, keep a pure heart, my friend. So, tayong lahat ay panatilihin po natin ang ating mga puso ay maganda ang ating intensyon sa ating kapwa. Dahil hindi man nakikita ng ating mga kaibigan, kakilala, kamag-anak, yung nilalaman ng ating mga puso. Only God knows kung may binabalak kang hindi maganda. God knows. But God, children, kung tayo ay anak tayo ng ating Diyos, hindi niya tayo hahayaan na mapahamak. Kaya nga, pinuno-proteksyona ng ating Diyos ang kanyang mga anak sa mga kapahamakan. So, kung may mga taong nagpaplano ng hindi maganda sa kanyang kapwa, so God will hide them. God will cover them. And God will protect them. So, tayong lahat, mga kapatid, tayo ay yung ipakita natin sa ating kapwa na yung intensyon ng puso natin, yung laman ng ating puso ay maganda. Huwag po tayong magplano ng hindi maganda or mag-isip ng hindi maganda sa ating kapwa. Dahil hindi man niya alam, remember that our God knows our heart and mind. Yan. So, and I hope, mga kapatid, nagustuhan po ninyo itong i-share ko sa inyo about Word of God. Can you please like, subscribe, and press the bell so that you can notify if I have new upload videos. So, thank you so much to always supporting my YouTube channel. And God bless you all. I hope, guys, na meron po kayong natutunan about He looks at your heart. God always looks in our heart. Whatever our desires in life, whatever our plans, God is have a great plan in us. Because He said in Jeremiah 29 verse 11, "For I know the plans I have for you, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope in a future." So wag na tayong mag-alinlangan pa. Dahil nakalaan na ang plano ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin, tayo ay lumapit lang at magtiwala. So, ayun kapatid, thank you so much.
sa patuloy na pagsuporta po niyo sa aking YouTube channel. Thank you so much and God bless you all.